Pasensya ka na. Napagtaasan ka ng boses ni Mami. Alika. Huwag ka mag-alala, ha? Pagdating na pagdating natin sa probinsya, magkahanap tayo ng bagong yaya mo. And she will be the best yaya in the universe. Goldie! Anak! Ito oh. Ako na yung nag-prepare ng food mo. Kaya lang, hindi kasi ako sigurado kung yun yung paborito mo ulam. Pabalikin niyo po si Yaya na rin. Alam po niya kung anong paborito ko eh. Okay ka lang ba? Naku! Ang taas ang lagnat mo! Naku, paano naingit? Ang ibig ko sabihin, paano ka na? Teka lang ha, kukuha lang ako ng gamot, ha? Huwag kang alis dyan! Ayan. Oh, Goldie ha, huwag ka na malungkot. Pumapangit ka kapag may sakit ka. At saka, tingnan mo nga, oh. Ang dami-dami mo ng split ends. Wala ngang ginto. Kung kailan kailangan ko ng fresh money, tsaka pa na muti ang buhok ng babae to. Adrina, bakit nandito ka sa labas? Kumain ka na ba? Tara, kain tayo. Tapos na ako. Si Goldie? Ayun, nilalag na. Ano? Tulog na siya. Nagpapahinga na. Bumaba naman na yung lagnat niya, pero eto nakakainis. Puti na naman yung buhok niya. Kung kailan ko naman kailangan ng pera, puti yung buhok niya. Ha? Alam mo, Adrina... Bala ko pa naman mag-shopping bago umalis sa Manila. Grabe. Alam mo, dapat magpasalamat pa nga tayo dahil bumaba ang lagnat ni Goldie. Ano naman yung puti yung buhok niya? Kapag sumaya siya at gumaling, magiging kinto ulit yun. Nangako naman ako eh, na kapag gumaling siya, ipapasyal natin siya. O ikaw, kamusta naman ang lakad mo? Makakaalis ba tayo bukas? Yung pa rin schedule natin eh. Alam mo, nakaka-stress ka eh. Ikaw? Si Loring. Si Goldie. At ang pinaka nakaka-stress, yung wala kang pera! Wala kang pera! Pwede, saan lang mo yung alahas mo? Magutro ko sa bangko mo! Gusto ko fresh. Fresh na pera. Araw-araw! Ba? Hindi ka pwedeng magagusto sa kanya. Wala kang karapatan. Good morning po, Ma'am Tracy. Opo, maupo muna po tayo. Ma'am, sandali lang po. Sandali. Ay, ma'am, sandali lang po. Max, dito lang tayo. Ah, dito lang ba? Grabe naman talaga tong si Christy, no? Kahit siguro abuti ng 1,000 years at sumonda na siya, hindi yan titigil hanggang di niya nakikita yung anak niya. Eh, siyempre, bakla, muher yan. Palibasa, wala kang matres, kaya hindi mo alam yung pakiramdam. Ba, mga ba? Alamin mo. Hindi yan ang issue. Alam nyo, naawa na nga ako dyan sa friendship natin yan, eh. Alam nyo, ang kaya lang natin maibigay sa ngayon ay suporta. True. Pero ang suportang yan, oo, no? Back to work, sana. Gabriel, maraming salamat at nasamahan mo kami ngayon. Ako, tita, wala yun. Malakas kayo sa akin ni Goldie, eh. Saka, alam niyo naman ako, mabait. Hindi mapagsamantala. Gusto ko yan. Ah, anak, narinig mo ba yung sinabi ni Gabriel? Mami, mag-thank you ka sa kanya. Thank you. Wala ka naman. Oh. Okay, tara na. May movie pa tayo. Okay. Let's go. Mami, sandali. Gusto ko po nitong ice cream. Oh, sige. Antayin lang kita. Kuya, isa po. Gugasin rin. Okay na ba? Okay. Tara, let's go. Let's go. Goldie. Asan si Goldie? Yaya!
Goldie! Goldie! Kapag mo! Hoy, hoy! Hey, abulin niyo! Patahan niyo si Goldie! Dali! Yaya Noreen! Yaya Noreen! Yaya! Yaya! Yaya Noreen! Oh, kayo, hanapin niyo dun, ha? The guard! May nakita po kayo dito dumaan na matangkad na babae puti ang buhok? Hello? Hello po. Nakita niyo ba? Opo, tita. Palabas na po kami ng mall para hanapin po si Goldie. Boss! Yaya! Nasaan na ba si Goldie? Hindi ko na po makikita, ma'am eh. E di hanapin mo! Okay po, ma'am. Renato, sumama mo ako. Bilis! Dali! Tara, tara! Hanapin natin! Kailangan ni Goldie ang kanyang knight in shining armor. Tara, tara! Hindi pwedeng mawala ang ginto. Sorry. Yaya Noreen! Yaya Noreen, bakit? Ay, kamayo! Sorry po. Akala ko po kayo po yung hinahanap ko eh. Nasaan na kaya si Yaya? Siguro dumiretso siya dun sa mga kamag-anak niya sa tundo. Eh, paano naman kaya ako makakapunta dun? Gutom na ako. Kahapon pa ako pag-alagala. Yung pinsan ko sa tundo, di naman pala dun nakatira. Saan ako pupunta ngayon? Grabe talaga si ma'am. Si Sante agad ako. Araw pa naman ang mga puso, pero wala siyang kapuso-puso. Diyos ko, bakit ngayon pa? Tapos ako sa pera. Paano ko pupunta sa probinsya namin? Oh, bakit sir? Pagod ako eh. Eh, kailangan ba natin hanapin si Ma'am Goldie? Bago kasi sa palos ko eh, baka mag-gaskasan. Buhatin niyo na lang ako. Ano pa hinihintayin niyo? Buhatin niyo na lang ako. Ay, yes po, Sir Renato. Na-approve po ni Ma'am yung day off ko. Opo, dalawang araw po yung day off ko. Ngayon at bukas. Sige po, salamat po. Aking tumulong sa akin na mahanap yung parrot ko. Ako nga. Kamusta? Ako nga pala si Goldie. Ruben. Ruben? Kapangalan mo yung isang bodyguard namin. Ganun ba? Kapurin ba? Anong ginawa ko mo dito? Taga dito ka ba? Hindi. Taga Quezon City ako eh. Umalis kasi yung yaya ko, kaya kailangan ko siyang mahanap para mapabalik sa amin. Ang huli kong alam, sa tondo siya pumunta eh. Pwede mo ba akong samahan para puntahan siya? Please? Sorry, Miss Goldie, pero hindi talaga pwede. Ano? Bakit hindi pwede? Sandali nga. Bakit hindi pwede? Bakit? Muna sa lahat, kailangan mo muna umuwi sa magulang mo. Magpaalam ka sa kanila na pupunta ka ng tundo. Pero... Ihatin na kita. Para, taxi! Saan po tayo? Sa Quezon City po. Sa tundo po, Kuya. Sa Quezon City, Kuya. Kuya, sa tundo po! Ano ba namang buhay to? Pag nasa jeep ako, nasasampal ako ng buhok pag may katabay akong babae. Pero wala naman ako sa jeep. Pwede ba, Miss Goldie, magtali ka ng buhok? Masakit eh. Sorry. Teka, saan ba talaga? Sige, sa tundo na lang, Kuya. Tingin mo, magugustuhan ni Goldie to? Ako tingin ko, oo. Dahil doon sa itsura ng bagets, parang kahit ano, mabibitan niya basta galing sa puso. Oo nga, tignan mo ng dibo niya. Walang kabugay-bugacious na bisita, di ba? Pero grabe magpasalamat sa mga magulang niya. Actually, napansin ko yan. Parang ganyan nga talaga yung batang yun. Ano? Parang, alam mo yung very humble. Tapos grateful sa lahat ng meron siya. At mukha ka mong hindi nagbana kay... Audrina! Baka nga, hindi na ba? Ruben, para mas mapabilis tayo, maghiwalay tayo. Doon ka, dito ako. Tapos ipagtanong mo yung pangalang Noreng Almario. Sige, kamasyadong lalayo ha. Babalikan kita agad. Pinalayas ho kayo ni Audrina. Eh, bakit naman ho? Bigla na lang ho siya nagalit sa akin.
Gusto ko lang naman ho siyang surprisahin, kaya pinapasok ko ho kayo dun sa birthday party ni Goldie. Hindi po ba? Yung alam mo masama dun. Yun nga po yung tinatanong ko sa sarili ko eh. Mahiwaga tong si Audrina, ha? Pero mga Baks, baka naman may sikreto yung si Audrina. Baka halimaw. Hala. Baka nahahati yung bewang sa gabi. Che, OA, OA. Oh. Nasaan si Goldie? Wala siya sa bisikit ng mall eh. Ano? Ang dami yun ang naghanap. Kasama mo pa si Renato, si Gabriel at lahat ng bodyguards. Hindi mo pa rin nakita. Rina, yung BP mo ha. Baka mag-shoot up na naman. Eh, paano kami ng bastos sa kanya ha? O itiaantar na naman yung buhok niya. Malalaman niya na may kapangyarihan siya. Malalaman niya na may kakaiba sa kanya. Baka masyadong nega. Uy! May papuntang chicks dito, oh. Ano, kuya? Pwede akong magtanong? Sure! May kilala ko ba kayong Noring Almario po? Wala eh. Pero ako, gusto mong makilala. Hop-hop-hop. Huwag mong kamayan yan. Puro galis yan. Ako na lang. Shhh! Bakit ako sino-sino kasi hinahanap mo? Ang kukorni nyo? Naman ako. Nung pagpapansin nito mga chonggo na to, gusto mo nga tala sa bahay. Doon natin pag-usapan yung sino si Noring Almario. Leave me alone! Taga! I said leave me alone! Patay, nag-English pa, hari. Miss. No angry, please. Ayun! Can you be my valentine? Scotty, huwag ka lang. Saktan ka pa naman ngayon? Wala naman ako ginagawa sa kanila yung sasama nila eh. Tinutukso nila ako. Anong balita? Wala siya doon. Sige, sa kabilang side na lang tayo maghanap ah. Pero bago yan, please, tumawag ka muna sa parents mo. Miss Del Prado, sir. Gabriel, kamusta? Nakita niya ba si Goldie? Sinuid ko ang buong Metro Manila. Lahat ng sulok, kanto, ilalim, ibabaw sinuong ko. Nadumihan ako, nabasa ng mabahong tubig, natalsikan ng putik, muntik ako mahulog, makagat ng aso. Kinaya ko lahat ng yun. Okay, so, ano si Goldie? Ayun lang, hindi ko siya nahanap. Edgar! Paano ba yan? Wala na tayong ginto! I know, tita. Precious jewel niyo po si Goldie. Siya po ang ginto ng buhay niyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako titigil hanggat di ko siya nahahanap. Hello? Mami, si Goldie po to. Goldie? Anak? Nasaan ka? Don't worry po, Mami. I'm okay. Nagpatulong po ako sa isang Good Samaritan na mahanap si Yaya Noring. Goldie! Pwede ba? Pakawalan mo na yan si Noring, ha? Ayoko na sa kanya. Nasaan ka pa? Pasundo kita ngayon din. Sorry, Mami, pero alam ko pong pag umuwi ako dyan kaagad, hindi ko na po siya makikita eh. Promise, Mami, babalik po ako dyan kaagad. Kapag nakasama ko na po si Yaya Noring. Babay po. Ano sabi? Binaba! Hello? Hello, Goldie! Hello? Sino? Goldie! Nasaan ang anak ko? Wrong number ka. Hoy! Ikaw siguro yung kumidnap sa anak ko, no? Inabas mo yung anak ko! Ikaw kumidnap sa kanya! Yeah! Ikaw! Aba, baliw yata ito. Doon ka sa mental, no? Maghanap ka ng kausap mo! Thank you.
Ba't ayaw magpatungo sa polis? Yun nga din naisip ko, kaya lang sigurado ko. Nai-report na ako ni Mami sa mga polis, kaya susumbo lang ako ng mga yun. Tignan mo, pawis na pawis ka na. Init eh. Mo muna. Salamat. Ruben! Ruben! Fishball! Fishball! Dali, tara! Fishball? Oo! Sure ka ba? Oo! Baka magagalit ang Mami mo. Ha? Wala naman si Mami, tsaka ngayon lang ako makakatikim nito eh. Eh, nasa itsura mo na strict yung parents mo eh. Mukhang hindi ka pinapayagan kumain yung street food. Oh, sir! Nakapanin na yung pangarap ko! Uy, dahan-dahan lang. Baka mabalunan ka. Goldie, oh. Dito, Kuya, may sauce, oh. Nasaan mo? Ako na nga. Pagal. Sabi ng matangos kong ilong, parang dumaan si Goldie rito eh. Amoy mayaman eh. Hindi naman amoy mayaman ba si? Amoy fishballs? Hindi eh. Amoy mayaman talaga. Eh, sir, bakit hindi na lang tayo mag-iwaiwalay sa paghanap para mas malaki yung chance natin na makita si Ma'am Goldie? Oo nga. Oo nga. Oo nga. Dito nga kayo. Nahirapan ako kasabing kayo eh. Mga sira ba kayo? Paano ako? Kailangan ko ng mga bodyguards na nakapaligid sa akin habang hinahanap ko si Goldie. Saka, wala akong tiwala sa lugar na to. Mamaya, mabaaway pa ako dito eh. Mabangasan yung mukha ko na makinis at guwapo. Hindi ka na nga! Uy, ay! Sandali lang! Base! Yung bayan! Eh, taga saan ka ba, Iha? Totoo bang hinahanap mo yung yaya mo? Oo po. Bibi pa lang po ko, siya na po yung nag-aalaga sa akin. Mahal na mahal ko po siya, kaya gagawin ko po lahat para mahanap po siya at magpabalik sa amin. Bakit naman kailangan ikaw pa ang maghanap? Bakit hindi na lang mga magulang mo? Siya nga po yung nagpalaya sa yaya no rin ko. Eh, anong balak mo ngayon? Pwede po ba akong makirent dito sa bahay niyo? Habang hinahanap ko po yung yaya ko? Yes! Makakasama natin si Ate Ganda! Kung okay lang sa itong bahay namin. Okay, teka, po. Teka. Akala ko buong manghahapon lang. Dito muna ako habang hindi ko pa nahanap si Ayaw na rin. Mawawala na akong trabaho. Ano ka mo? Wala po. Ano ba yan, Edgar? Hindi na ako sinasagot ng landline na ginamit ni Goldie. Kung may makakala ko, Drina. Pagdating ng alas 8, wala pa sila dito. Tatawag na ako ang TV station at radio stations. Ipapaharap ko sila. Maglalabas ako ng malaking pera kung sino man ang makakita sa kanila. Kahit magkano. Hoy! Magtipid ka nga! Baka maubusan tayo ng pera! Audrina, kailangan natin maglabas sa malaking pera para makuha natin si Goldie ulit. Sa bagay. Pag bumalik na si Goldie sa atin, mababawi naman natin lahat ng ginastos nating pera. Miss Goldie! Ano ginagawa mo dito? Miss Goldie! Ayoko pa umuwi! Miss Goldie! Miss Goldie! May kailangan kang malaman. Miss Goldie, ako at yung bodyguard mo si Ruben ay iisa. Ikaw ang bodyguard ko? Pasensya ka na. Kailangan ko talaga ng trabaho. Ako lang yung inaasahan sa amin eh. Huwag mo susubong sa mami ko ah. Huwag may susubong na nakita mo ko. Lasin away ko sila, please. Ruben, ayoko pa umuwi eh. Parang wala sa itsura mo na susuway ka sa magulang. Never ko naman sila sinuway eh. Pero parang hindi ko talaga kaya magbuhay na wala si Yaya na rin. Gaano ba ka-importante si Yaya sa buhay mo? Bata pa lang ako. Siya na palagi nakikita ko sa tabi ko. Lagi kasing busy at wala sa paligid ko yung parents ko eh. Si Yaya yung tangi kong kalaro, ang tangi kong kaibigan. Lahat ng kwento ko, siya yung walang sawang nakikinig sa akin. Lahat na natutunan niya sa buhay, tinuturo niya sa akin. Kahit napagod na siya, lagi niya pa rin akong pinagsisilbihan. Dahil pa nga sa tunay na anak yung turing niya sa akin eh. Dahil sa kanya, hindi ko naramdaman kung paano malungkot.
hangat until mawala siya. Kaya please, Ruben, tulungan mo naman akong hanapin si Yaya. Good morning! Kising ka na pala, ate ganda! Ano yung luto niyo? Sardinas Espesyal ala Ruben! Yan ang tawag namin dyan. Naku, Miss Goldie. Nagpunta ako sa grocery store para maghanap ng organic food mo. Pero wala eh. Okay lang. Gusto ko nga matry itong sardinas ala Ruben eh. Noy, paabot lang ng sibuyas. Pwede ba akong tumulong? Huwag na. Baka mapasok ka pa eh. Hindi. Kaya ko yan. Mukhang madali lang naman yun eh. Ouch! Ay, sabi ko nga ba eh. Sigurado ka. Baka magpaltos yan. Lalagyan ko ng gamot. I'm okay. Sigurado ako. Kami na, kami na. Maupo ka na lang. Gusto ko tumulong sa paghugas eh. Please. Kuya, wala nga pala akong paso ngayon. Matutulungan lang ito magliba. Tara. Ayaw nga pala. Ang daming nating labada. Miss Goldie, okay lang kung maglaba muna kami. Tapos saka tayo babalik sa paghanap sa yaya mo. Oo naman. Pwede ba akong jumoin? Please? Tay, huwag na kayong sumali dito. Baka mapagod kayo. Tulungan ko na kayo para mabilis kayo matapos. Hindi pa kayo magaling sa sakit niyo eh. Sige na po, pasok na kayo sa bahay. Mga tay, pasok na po kayo. Bakit po, sir? Ano pong sakit niyo? May bukol sa sabaga na kailangan maoperahan. Kaya bawal sa kanya ang papagod. Sige po, sir. Ako na lang po muna yung proxy sa inyo. Pahinga na po kayo. Kasama po kayo sa amin? Maglaba, ate ganda? Oo naman. Okay lang ba sa'yo yun? Sige. Miss Goldie, wag na. Hindi. Sige na, please. Gusto ko lang ma-experience yun, tsaka parang ang saya sa inyo. Bakit masaya naman, ate ganda? Eh, sama-sama kayo naglalaba eh. Sama-sama kayo sa lahat ng bagay. Nag-e-enjoy kayo bilang isang pamilya. Sa amin kasi, walang ganun. Si Aya na rin lang yung lagi ko nakakasama. O, tara! Sama-sama tayo maglaba, ate ganda! Tara! Sige! Happy Valentine's, ate at kuya! Valentine's ka dyan? Wag! Magkasapang yan. Baka masugatan ka may mo. Sige na, please. Pangarap ko to eh. Ano ba namang mga pangarap yan? Maglaba, magluto, hugas mga plato. Eh, syempre. Yun yung hindi ko nararanasan eh. Sige, isa lang ha. Pang-experience lang. Pag nakaramdam ka ng konting hapde, tumigil ka ha. Okay po. Swerte mo, no? Ako? Bakit naman? Ikaw kaya ang maswerte. Lahat ng bagay, meron ka. Yun na nga eh. Nasa akin na lahat. Pero simula nung makasama kita, sobrang dami ko na-realize. Kayo, simple lang yung pamilya niyo, pero ramdam na ramdam ko yung pagmamahal at sayo niyo sa isa't isa. Yun yung wala sa amin. Kaya sinasabi ko sa'yo, napakaswerte mo. Ako na naman. Salamat dahil nandiyo. Ako sa'yo ba? Kaya naman ang buhay. Yaya na rin! Yaya! So, Goldie, ano ang plano mo ngayon na nakita mo na si Yaya na rin? Actually po, tumawag po kay Mami nung nakaraan. Sabi ko po sa kanya, once na nahanap ko na po si Yaya na rin, uuwi rin po ako agad eh. Kung ganun, di okay na lahat. Kaya alam po, baka po kasi hindi niyo po tanggapin si Yaya. Yun nga din po inaalala ko eh. Huwag niyo nang isipin yun. Ako nang bahala doon. Salamat po. Ang importante ngayon, maibalik ka na sa mami at daddy mo. Kasi sigurado nag-aalala na yun ngayon. Alam mo kasi, Goldie, mahirap mawala ng anak.
Masakit. Sorry. Sorry. Okay lang po ba kayo? Walang kasi kami ng anak noon. Kinuha siya sa amin nung 1-year-old siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin siya nakikita. Sorry po. Ito siya, ho. Ayan. Ay, ang gandang bata. Kamukha. Kasing ganda mo, Goldie. Alam mo. Kaya nga magaan ang loob ko sa'yo. Alam mo kung hindi siya nawala, siguro magkasing ganda at magkasing bait kayong dalawa. Huwag po kayo mag-alala, tita. Tito, keep the faith po. Tutulungan ko po kayo magdasal na mahanap niyo po siya. Mommy! Daddy! Goldie! Daddy! Saan napunta? Huh? Sorry po kung napag-alala ko po kayo. Kailangan ko lang po talaga hanapin si Yaya. Importante po siya sa akin. Kaya ngayon po kasama ko na po siya. Please, tanggapin niyo na po siya ulit, oh, Mommy. Audrina, balita ko. Napalayas mo si Yaya Noreen dahil sa akin. Sino nagsabi yan sa'yo? Siya mismo. Bakit? Ayoko lang kasi na pinangungunahan ako sa mga kilos ko. Sa mga desisyon ko. Pero best, ano ba naman yun, di ba? Ako naman to eh. May problema ka ba sa akin? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? Oh, hindi. Wala. Basta kung ano yung dahilan na sinabi ko, yun na yun. At saka pwede ba? Huwag na natin pag-usapan yung walang kwentang bagay na yan. Ang mahalaga, nandito na si Goldie. Bes, isang bagay na lang. Balita ko, eh, sobrang higpit mo raw kay Goldie. Na halos ikulong mo na rito yung bata. Ano naman, masyadong mahigpit, diba? Bes, kawawa naman eh. Christy, ha? Sumusobra ka na. Pati pagpapalaki ko kay Goldie, pinapakialaman mo. Protective lang ako kay Goldie. Ayoko lang na matulad siya sa anak mo. Grabe ka naman, Audrina. Alam mo, Audrina, hindi mo na kasi kailangan binabalik pa yung nakaraan eh. At saka huwag mo sana ako sinasabihan ng pabaya akong ina. Kahit 19 years na ang nakakaraan, hindi ako tumitigil sa paghahanap sa anak ko. Lahat ng leads pinaiimbestigahan ko. Mahahanap ko si Anna. Babalik sa amin yung anak ko.